Bago natin simulan ang video na to ay gusto ko munang linawin sa inyo na hindi ho ako DDS, hindi ako dilawan at mas lalong hindi ako Marcos apologist. Ako ay nandoon lamang sa gray area kung saan tinitignan at inaaral kong mabuti ang bawat perspective ng mga kulay na aking binanggit na sa tingin ko ay makakabuti sa ating bansa. Lahat ng sasabihin ko ay walang kinalaman sa aking personal political opinion dahil lahat ng to ay pawang hiwaga lang. Welcome back mga kaibigan at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang prediction ng isa sa pinakasikat na manghuhula sa ating kasaysayan na si Nostradamus patungkol sa kung sino ang magiging bagong presidente ng Pilipinas sa taong 2022 na di umano ay siyang magiging tulay sa pag-unlad ng ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, kilala naman siguro nating lahat kung sino si Nostradamus. Para sa mga hindi gaanong pamilyar, siya ay si Michel de Notre Dame na mas kilala sa pangalang Nostradamus, isang French astrologer at physician. Mabilis siyang sumikat noong Renaissance period dahil sa mga hula nitong talagang nangyari at patuloy na nangyayari hanggang ngayon. May libro siyang pinamagatang Le Prophéties na naipublish niya noong 1955 kung saan dito nakasulat lahat ng kanyang mga visions o propesiya patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. At kabilang sa mga propesiyang ito ay ang kanyang hula sa magiging bagong presidente ng Pilipinas sa taong 2022 na base sa kanyang teksto ang siya ring magiging dahilan ng pag-unlad ng Pilipinas mula sa kahirapan at magiging isa sa pinakamayamang bansa hindi lang sa Asia kundi pati na rin sa buong mundo. Ngayon mga kaibigan ay gusto kong basahin natin ang kanyang propesiya tungkol dito nang sa gayon ay malaman natin kung sino nga ba talaga ang tinutukoy niyang magiging bagong presidente ng Pilipinas sa taong 2022. In the 57th of 19th century, the peace and justice and the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Ngayon mga kaibigan, kung ito ay ide-decode natin isa-isa, sinabi dito na in the 57th of the 19th century, an innocent boy shall be born. Ang tanong ay sino yung innocent boy na tinutukoy dito na ipinanganak noong 1957. Kung titignan natin ang birthday ng mga nag-file na ng kanilang COC o Certificate of Candidacy sa pagkapresidente, ay makikita nating merong isang tao dito na ipinanganak noong 1957. Ito ay walang iba kundi si former Senator Bongbong Marcos na isinilang noong September 13, 1957 na tutugma sa sinasabi ni Nostradamus sa unang parte ng kanyang propesiya. Ngayon, ang tanong naman ay paano tayo nakakasigurong Pilipinas nga ang tinutukoy niya dito? Kung babasahin natin uli yung teksto, sinabi niya rin na the peace and justice and the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Sinasabi lang dito mga kaibigan, na sa land of the Oriental Pearl in Asia, which is ang ibang tawag sa bansang Pilipinas, ay may ipapanganak na inosenteng bata na maaaring ang tinutukoy niya dito ay si former Senator Bongbong Marcos dahil siya ay isinilang noong 1957 dito sa Pilipinas. Ngayon mga kaibigan ay basahin naman natin ang susunod na paragraph.
The yellow evil holding the 15th fire will burn, and its nation having the power of the 3 stars will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Kung titignan natin ang first part ng sentence na "The yellow evil holding the 15th fire will burn," ay mapapatanong tayo kung sino kaya ang tinutukoy niya ditong the yellow evil na may hawak nung 15th fire. Mga kaibigan, kung titignan natin ang listahan ng mga naging presidente ng Pilipinas, ay makikita nating si Benigno Aquino III o mas kilala bilang Noynoy ay ang ika-15th president ng ating bansa. At alam naman siguro nating lahat na ang partido niya ay ang Liberal Party, which is color yellow, na tutugma sa tinutukoy ni Nostradamus na the yellow evil holding the 15th fire. On to the next part, sinabi niya rin na will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Basically, ang tinutukoy niya dito ay ang susunod daw na presidente kay Noynoy Aquino ay hindi na miyembro ng Partidong Liberal, which is ang 16th president nga natin ngayon na si Rodrigo Roa Duterte. Sunod mga kaibigan, sinabi niya naman na "Blessed are you, land of promise. The first golden sunbeams shine as noon they shall shine from you." Ang tinutukoy na ditong land of promise ay ang bansang Pilipinas at inihahanda na raw ni President Duterte ang pagbabalik ng golden era na pamumunuhan nga ng itinakdang si Bongbong Marcos. Sunod mga kaibigan, sinabi niya naman dito na "And will start his work at the year of the tiger. Its people shall honor and force him to be the savior, leader." Ibig sabihin lang nito ay magsisimula ang kanyang trabaho sa Year of the Tiger, at para sa mga hindi nakakaalam, ang taong 2022 ay Year of the Tiger. Sinabi rin na "People shall honor and force him to be the savior, leader." At kamakailan lang ay pinili ng Partido Federal ng Pilipinas bilang representative sa posisyon ng pagkapangulo si Bongbong Marcos na nag-file na ng Certificate of Candidacy noong October 6, 2021. Sunod mga kaibigan, at ang last part ng propesiya, sinabi niyang "This is the glory of all glory. The hope of all ages is born from the city, from the north." Sinasabi lang dito na ang pag-asa raw ng buong bansa ay nakasalalay sa isang taong tubong norte na alam naman nating lahat na si former Senator Bongbong Marcos ay ipinanganak sa Ilocos na located sa northern part ng Pilipinas. Mga kaibigan, si Bongbong Marcos na kaya ang tinutukoy ni Nostradamus sa propesiya niyang ito na magiging susunod na presidente ng ating bansa? Malalaman lang natin lahat yan sa taong 2022, kaya we still have plenty of time para mag-research ng mabuti kung sino nga ba talaga ang qualified at nararapat bilang pangulo ng ating bansa. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa prediksyong ito at na kanino ang boto mo sa halalan 2022 at bakit siya ang iyong napili? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon, nang sa ganon ay magkaroon ng knowledge ang mga tao tungkol dito at hindi pagsisihan ang kanilang desisyon. Ano't ano paman mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang iwaga.